Nabuhay ba ang mga antikristo? Nasaan sila ngayon? Unang Juan 2 verse 18 to 19. Munting mga anak, ito na ang huling oras, gaya ng inyong narinig, na darating ang antikristo. Kahit ngayon ay marami ng antikristo, kaya nalalaman natin na ito na ang huling oras. Humiwalay sila sa atin, subalit hindi sila kampilang sa atin, sapagkat kung talagang kampilang sila sa atin, nananatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila upang mahayag na silang lahat ay hindi kampilang sa atin. Mga kaibigan, ang antikristo ay nasa ating kalagitnaan. Hindi natin alam kung nasaan sila, pero sila ay kampilang sa atin. Ang antikristo ay binanggit sa Biblia na sila ay darating at magpapakita bago maganap ang Great Tribulation, ang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Ano ba ang layunin ng antikristo? Ang pinakalayunin ng antikristo ay iwala tayo sa landasin patungo sa langit na bayan. Gagamitin ng antikristo ang lahat ng kanyang mga agents, ang social media, ang kapangyarihan sa gobyerno, maging ang mga ibang iglesia upang sambitin ang mga bagay na taliwas sa mga kagustuhan ng ating Panginoon sa kanyang mga utos na parabagang tunay at harmless ang mga turong ito. Ngunit binabanggit, mga kaibigan, sa proverbyo, Proverbs 14 verse 12 to 13, may daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Sa gitna ng ligaya, maaring dumating ang kalungkutan, ngunit ang kaligayahay maaaring magwakas sa panampitan. Oo, mga kaibigan, binabanggit dito sa banal na kasulatan na mayroong isang daan na tila baga matuwid, na tila baga tama, ngunit ito pala ay taliwas sa mga alituntunin ng ating Panginoong Diyos. Kaya wala pa rin tayong ibang mapa patungo sa langit na bayan, kundi ang salita ng ating Panginoong Diyos, ang Biblia, na kung wala sa Biblia ay hindi tayo maniniwala. At kung mayroon sa Biblia ay maniniwala tayo, mga kaibigan, dahil naglipa na ang Antikristo sa ating mundo. Dahil binabanggit rin, mga kaibigan, sa Mateo 7 verse 15 na mayroong mga bulaang propeta at mga Antikristo na nagbabalat kayo ng mga tupa, pero ang loob pala nito ay mababangis na lobo na lalapain ang mga pinili ng ating Panginoong Diyos na nananampalataya sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga kautusan. Mga kaibigan, lahat ng mga bagay, lahat ng mga tukso na maaari nating ma-encounter sa buhay na ito, sa ating pang-araw-araw na ginagawa, ang mga tukso na nagpapalayo sa ating Panginoong Diyos, ay kagagawan ng Antikristo. Dinadirect niya kasi ang ating mga isipan sa mga makamundong mga bagay. Naiisipin natin na tila baga wala ng langit na pagtitirhan natin panghabang buhay, kundi ang pansamantalang buhay ang nais niyang ipakita sa atin, na dito sa lupa ay napakasarap mamuhay, napakasarap gumimik, napakasarap mamuhay sa kalayawan, napakasarap ng mga piso at mga kasamaan na tuksong kagagawa ni Satanas. Mga kaibigan, nais ng ating Panginoon na umalis tayo sa kasalanan, talikuran natin ito at tayo'y magbagong buhay. Harapin natin ang ating Panginoong Hesukristo, dahil siya lamang ang maghahatid sa atin ng tunay na kaligayahan. Ang kaligayahang nais nating matamo, ang kaligayahang hindi pa natin nararanasan, ang kaligayahan na manatili kay Kristo magpakailanman. Kaibigan, may dalawang pwersang humihila sa atin ngayon. Ang pwersa ni Satanas at ang pwersa ng ating Panginoong Diyos, ng ating Panginoong Hesukristo. Ngunit nawa, makita natin ang buong pag-ibig ni Kristo. Makita natin ang kanyang sakripisyo sa krus, na habang tayo'y makasalanan, ay ibinigay niya ang kanyang buhay matubos lamang tayo sa madilim na pagkakasala sa lupang ito. Romans 5 verse 8. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Mga kaibigan, hindi binipilang ng ating Panginoon ang ating mga kasalanan, bagkus nais niya na sabihin sa atin na habang tayo'y makasalanan pa, ay binili niya na tayo ng kanyang buhay. Ganyan niya tayo minamahal, at nais niya na huwag nating tanggapin ang turo ng Antikristo, na basta masaya ka lang, na basta ninanais lang ng iyong puso, masarap sa pakiramdam ang turo na tumataliwas sa mga kagustuhan ng ating Panginoong Diyos, na tumataliwas sa kanyang sampung utos, ay hindi nais ng ating Panginoon
na gawin natin ito dahil gusto niya na tayo magpasakop sa kanyang gobyerno at tanggapin ang selyo ng katotohanan, ang selyo ng pag-ibig ng ating Panginoong Diyos sa iyo na ikaw ay lumapit sa Kanya at babaguhin niya ang iyong buhay. Purihin ang Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood.